13 years ago, nung huli akong nanganak kay Jazz, dumating na sa point na ngayon gusto na namin magkaroon ng baby girl. Sana. Pero hindi ko lang alam kung kakayanin ko pa. Kasi nga hirap ako mag-produce ng eggs. Tapos meron din akong heart condition. So naisip ko baka talagang mahirapan ako. Hi guys! Andito kami ngayon sa Avila. Magla-lunch na kami. Pero, yan nga pala ang ibibigay kay Daddy kasi ito. Yan. Ano na? Na-implant na? Ano na? Ano kasi? Hindi na tutuloy yung surrogate. Yan. Ultrasound din sa tiyan ni Jenna. Six weeks. Very good body na. Congrats! Hindi ko na nakalaya. Wakas, natupad na rin ang pangarap namin. After nung surrogacy adventures namin sa Texas, bumalik na ulit kami sa Vegas. Nasaan na ba tayo? Zion. We're here at Zion National Park. Kasi pagbalik sa Pilipinas, Back to work na ulit. Pagkatapos ko ng Legal Wives, dumiretso naman ako sa Venice para sa Venice Film Festival. Pagkabalik niya, ako naman yung kailangan pumunta na ng Love Die Repeat. Nag-away pa kami ni Dennis kasi may maliliit lang na bagay. Tapos napaka-emotional ko. Parang nag-iiba yung ugali ko. Wala pa yung lunch. Buti na lang pala, binauna na ako nila ate. Magla-lunch muna ako. Ang sensitive ko nung mga panahon na yun, konting kibot lang, nagagalit na ako, naiiyak ako ng walang dahilan. Tingnan mo yung quality ng air mo. 100. Ang dumi. Naisip ko na parang pamilyar yung pakiramdam. So kinabahan ako nun. Dala ko yung tarot cards ko. Medyo marunong naman ako mag-read. So ginawa ko, tinaro ko siya. Basta sinabi ko na lang sa sobrang nervous ko, sabi mo sa akin, buntis ba ako? Buntis ba ako ngayon? Sabi mo sa akin. So naglabas ako ng 3 cards. Tapos yung 3 cards na yon, 3 major cards. Hello everyone, I'm Marky Mendoza. I am a Reiki master and teacher and a very good friend, syempre ni Jenny Lynn tsaka ni Dennis. And ako nga rin pala ang nagturo mag-taro kay Bessie. Bigla niya akong tinawagan and minessage, tapos may sinend siyang picture sa akin. Puro major card. So sabi ko sa kanya, Bessie, anong tinanong mo? So let me read to you guys kung anong ibig sabihin nung 3 major cards. By the way, yung 3 positioning ng cards nila will represent past, present, and future. And on the first card, this is the High Priestess. Kapag nakakuha ka ng High Priestess as a major card, that resonates a very good decision. And it is a very wise decision. The second card, The World, that is a very important card. Kasi ang ibig sabihin ng The World is a major card for major completion. That is what this card is about. And the last card, The Lover's card, of course, initially, it resonates the love that they both have na magbubunga. The next day, nagpabili na ako ng PT kay Dennis. Akala ko nagbibiro lang siya. Kakaalis lang ng driver ko dun sa location nila, Jen. Dahil kakatapos ko lang magpadala ng pagkain sa kanya. Biglang nag-text si Jen sa akin na kailangan niya daw ng PT. Nagpapabili siya ng pregnancy test kit. Naisip ko, magiging 2 na yung anak namin?
Nasa quarantine hotel ako noon. Kakabalik ko palang galing Venice. Alam namin na hindi na yun mangyayari dahil hirap talaga siya mag-produce ng eggs. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko dahil meron pa kaming surrogate na naghihintay at meron kaming isang perfect embryo na i-implant dun sa surrogate na yun. Wow, finally, nabuntis din siya. Si Dennis yung una kong sinabihan. Siyempre, mag-isa ako sa set. Nagdesisyon kami na hindi talaga muna sabihin sa kahit sino. Literal, ako lang ang nakakaalam talaga sa set. Yung gigising ka ng parang wala kang kakampi, tapos hindi mo alam kung magiging safe pa ba sa'yo kasi ang dami kong mga ginagawang physical sa mga eksena. Yung pinagdadaanan ng karakter ko, mabigat talaga. Simula umpisa, iyak. Ang dami kong eksena na talagang kailangan kong gumalaw, madapa, madulas, tumakbo. Aalala ko kasi baka mamaya, syempre hindi alam ng mga tao doon. Hindi ko sinasabi sa kanila na ganito yung sitwasyon ko. Hindi ko alam kung safe pa ba yun para sa akin. Ang hirap itago. Pero dumating na yung oras na hindi ko na kaya, so kailangan ko na sabihin. Una kong sinabi kay Miss Joy, yung aming executive producer, at kay Direk, si Direk Irene. Sisimula na yung morning sickness ko, nahihilo ako, nagsusuka na ako, sinisikmura ako. Parang nung nalaman ko na buntis ako, naramdaman ko na siya lahat. Gumaan yung pakiramdam ko. Finally, meron akong nasabihan at kahit papano, maalalayan nila ako sa set. At least medyo safe na yung pakiramdam ko. Nagpaalam ako noon sa kanila. Pinayagan naman nila akong lumabas para makapagpa-check up. Kasi importante na malaman ko ano ba talagang condition ko at condition ng baby. So, sobrang thankful kami na nakalabas ako noon. Nakasama ko si Dennis na makapagpa-check up. Nakita kami sa ospital. Doon pala sa 6th week, nakikita na yung heartbeat ng baby. May heartbeat na, Dok? Meron na. Teka nga, i-focus mo siya. Ayan, ito yun. Ito yun, oh. Yung parang nag-flicker, ma'am. Yan. Yun lang. Ay, ha? Yung maliit. Yung maliit. Yung maliit. Yung maliit. Yung maliit. Yung maliit. Sige, i-mess yung maliit. Good job, Jen. Thank you, Dok. Mm-hmm. Sayang hindi pwede pumasok si Dennis. Mm. After nung first ultrasound, sobrang happy namin. Kabila nung mga pinagdaanan niya sa taping, ay safe at okay pa rin yung baby namin. Karoon na siya ng heartbeat. Pagkabalik ko sa taping, sinabihan ako ni Miss Joy na kailangan na naming sabihin sa buong cast saka sa production ng Love Die Repeat na pregnant ako. Para rin maintindihan nila at maalalayan din ako ng mga ka-eksena ko sa set. Pinagpahinga ako ng production ng ilang araw. Tapos, nung back to work na, akala ko okay na okay na ako. Magti-take na lang kami eh. Magpapaalam pa ako kay Direk dahil kailangan ko pumunta ng CR. Pero sa bigat ng mga eksena ko, napaka-emotional. Tapos yung physical requirements na kailangan ng mga eksena. Hindi ko ine-expect na magbe-bleed ako. Nag-alala kami nung natanggap namin yung text ng OB niya. Doon kami nagdesisyon na pauwi na si Jen. Tikil na muna yung trabaho para makauwi na siya sa bahay at mas malagaan siya doon. Wala pa akong tulog kasi nangati ako magdamag. Ano oras na?